Hello guys! Welcome to my channel. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please click subscribe, like, huwag kalimutan i-bell po para update po kayo sa aking videos. Ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng apple pie. Una po, gagawa po tayo ng pastry po. Ang unang sangkap natin sa pastry po ay 2 cups all-purpose flour. Yan po siya. So, ready na po siya. 2 cups po yan. So, lagay po natin sa bowl natin. Tapos, 3/4 cups of shortening. Yan po. Tapos, 1 teaspoon salt. And 6 spoon of cold water. Yan lang po ang sangkap ng pastry po natin sa pie po natin. Yan po. Tapos lagyan po natin siya ng 6 tablespoon of cold water. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan na po. Mix natin kung mabuti para i-ano po natin. I-shape po natin ng balls po. Pagkatapos po nun, ilagay natin sa fridge po ng mga 30 minutes po. Yan. Tapos na po siya. Tigil na balls. Na-shit na natin ng balls. Tapos takpan po natin siya. Lagay natin sa fridge po ng 30 minutes po. Or 1 hour. Yan lang po. Yan. Yan na. Lagay na natin sa fridge or freezer 30 minutes. Para mabilis siyang lumabig. A few moments later. Yan na po, yung pastry po natin. Yan. Pirol-pirol po natin. Yung sa video manipis po. Wala kayong roll tin, pwede rin po yung button. Mga imperator. O, yun na po yung nagawa po natin na first layer po. Lagyan na natin sa fridge po. Guys, next po natin gawin yung ano naman yung apple natin para mamaya pag lumamig na yun tapos lagay natin sa sangkap po natin sa apple pie po, 6 na apple po tapos slice nyo po ng ganyan tapos 5 to 6 tablespoon brown sugar 1 teaspoon salt, 1 teaspoon cinnamon powder. Yan po. Tapos, lagyan po natin siya ng yung apple ng Remy Martin. Yan na po. Ayun na lang natin. Siguro mga 2 tablespoon po. Yan po. Lagyan po lang siya para medyo additional flavoring lang po yan. Wala po kayo niyan, pwede rin brandy po or emperador, ganun po. Yan. Tapos lagyan natin ng vanilla extract.
siguro mga 1 teaspoon. Tapos brown sugar, salt and cinnamon powder and hot. Tapos 2 tablespoon butter. Ayan po, lagay na natin yung butter dito. Lutuin natin siya. Ayan. Pagkaluto niya yan, tapos ilagay natin. Ayan po, tapos lagyan po natin ng tapioca po powder para magiging thick po yung ano natin, pie natin. Ayan po siya. 2 tablespoon po siya. Ayan, tapos mix po natin. Kikita nyo po kung anong pagkakaiba. Ayan. Kung wala kayong tapioca powder, pwede rin pong cornstarch. Natin siya. Yan. Yan. Yan na po. Yung ano natin? Homemade apple pie. Tapos takpan na po natin siya. Yan po. Yan, ayusin natin na maayos para hindi siya masira. Yan, yan na po yung apple pie po natin. Yung homemade apple. Yan na po. Takpan natin dyan. Yan, press po natin. Yan na po. Press na po natin siya. Lagyan natin siya ng konti po siya sa gilid-gilid. Push natin siya ng finger po yun. Kung papansin nyo, medyo may ano na yung apple pie natin. Ayan. Tapos cut na po natin yung sa gilid-gilid niya para yan po. Tapos, punta natin sa, i-bake po na natin siya na
Dito po natin sa oven. Lagyan na natin sa oven. Dapat yung oven na napainit na siya ng 15 minutes ng 220 Celsius. Ngayon po, dapat ano po siya, at dapat double po yung ano, double pan po yung ano niya. Lagyan po natin yung po, lagyan muna natin ng ano, ng yung ingot po na natira natin, lagyan po natin na ng milk po. Yan, para maganda ang kulay ng pasting natin. Yan po, yan lang natin ng brush sa gilid-gilid. Bake na po na natin. 220 Celsius. Double burner po siya. Up and down. Yan po. Tapos, hintayin natin siya ng 45 minutes po siya hanggang sa maging golden brown. Yan na po. A few moments later. Okay guys, yan na po. Ready na po yung apple pie natin. Yan. Yan po. Brown na brown po siya. Huwag natin hayaan masunog. Yan na, tapos ready po natin yung ice cream, vanilla ice cream. Yan po. Yan. Yan. Slice na po tayo. Crunchy. Yan. Tapos vanilla ice cream po. Ayan. Kasi yung ano natin, pie natin, hindi siya masyado hindi siya matamis. So yung pastry natin, hindi siya matamis. Ganyan lang po siya. Ayan.